Taylor, kung mahal, napaka-special ng araw na to. Kasi itong taong kakausapin natin at i-interviewin natin ay isa sa mga naging inspirasyon ko para ipagpatuloy natin itong ganitong klase ng pagpapalaganap ng kaalaman sa taxation at pagbibigay ng hanap buhay. Lagi kong sinasabi, mayroong hanap buhay sa taxation. Hindi ho grab and corruption. Ito'y resulta lang ng kawalan ng kaalaman sa taxation, kaya nananatili ang grab and corruption. So, papakilala ko sa inyo yung aking i-interviewin sa araw na to. Pero bago ko gawin yan, kailangan mo nang meron tayong ID. Oo. Ang kakausapin ho natin walang iba kung hindi si taxpayer, Maureen Braza. Ayan, ito po siya. Pasensyahan nyo na, picture lang ho yung nandiyan. So, nasaan ho kami? Kung gusto nyo sumali, nasa Tax Specialista Discord. So, ang pag-uusapan namin is napaka-sensitibong topic. At maraming taxpayer ang nagkaroon ho ng ganitong eksperyensya. At sa totoo lang, paulit-ulit ho itong ginagawa ng BIR at kailangan ho nating tuldukan o pahintuin itong malupit at unlawful na aksyon nila. Ito po si Mau at magpapakilala muna si Katax Mau rin sa inyo. Magandang umaga sa iyo, Mau. Magandang umaga, sir, at good morning po sa lahat ng nanonood at nakikinig. Bali, pagpasensyahan nyo na wala akong video kasi medyo hindi ko alam paano kalikutin yung aking PC. Okay. So, magandang umaga po. Magandang umaga. Bigyan mo nga kami ng background, Mau, kung paano ka napasok bilang tagapag-hatid ng mabuting balita, mabuting pag-aaral sa mga taxpayer. Paano ka napasok sa larangan ng taxation? Okay, sir. Ang first love ko talaga, sir, is accountancy. Mm-hmm. Pero hindi nakatapos ako, pero mas nauna kong natapos yung social work. Bachelor of Science in Social Work. Mm-hmm. I'm a registered social worker din po at the mm-hmm. same time, nagpa-practice ng tax. So, before, since kahit social worker na ako, nagpa-practice ako ng social work, mm-hmm. Hindi ko pa rin binitawan yung pag-handle ng clients sa larangan ng taxation. Mm-hmm. So, nung time na yon, parang kapareho nyo rin ako, parang nangangapa, pag may kailangan, alam mo, nagtatanong kung kani-kanino. Mm-hmm. Tapos, madalas, syempre, ang alam kong pagtatanungan, pupunta ako doon sa bureau, magtatanong ako kung anong gagawin ko. Pero ang ending, hindi pa rin malinaw sa akin. Naguguluhan pa rin ako. Kasi pagbalik ko, meron ulit problema. Sabi ko, ito yung tinuro nyo sa akin. Tapos may problema na naman ulit. So, paulit-ulit po yung nangyayari. So, sabi ko sa sarili ko. So, it's about time, sabi ko, na mag-aral ako, matuto. So, doon ako nag-start na umattend ng training kay sir. That was, alam ko, 2015 ako nag-start. Last mm-hmm. quarter ng 2014, doon ako nag-start mag-training kay sir until now. Mm-hmm. So, yun, doon nagsimula yung pagkauhaw ko mm-hmm. sa larangan ng kung paano maipapaliwanag at the same time, paano ko rin paliliwanagan yung sarili ko pagdating sa taxation. So, ang kagandahan, nung natuto ako, hindi lang ako yung natuto, marami rin natuto. At the same time, natututo sa akin yung mga nagiging client. Okay. So, ganun po yung naging practice ko ngayon. May nabago ba sa buhay mo emotionally, financially, mentally? Meron ba? Marami, sir. Malaki. Malaki. In terms of responsibility, ang dami. Mm-hmm. In terms of emotions, marami din, malaki ang impact. Financially, mm-hmm. yan ang pag-uusapan natin. Maganda. Mm-hmm. So,
Ay, sorry, hulog. So, yun po yung, ano, yun yung naging effect sa akin nung natuto ako at the same time is, yung pagkatuto ko is, na-practice ko siya. Hmm. Natanong ko kasi yung tatlong bagay na yan. Financially, mentally, and emotionally. Kasi ito yung mga bagay na nagiging malaki ang epekto at malaki rin ang aplikasyon sa larangan ng taxation, lalo na sa mga buhay ng mga taxpayer. So, ang topic natin is gangsterism. Gusto lang kitang tanungin, ano ba ang pagkakaintindi mo ng salitang gangsterism? Gangster, from the word gangster. Sir, sa point of view, ito sa point of view ko ngayon, sa nangyayari ngayon. Mm. So, ang sa akin ng effect niya, or ang parang ang nangyayari ngayon is, kahit na gumawa ka ng kung ano yung tama, hindi pa rin yun yung gusto nilang mangyari para sa'yo. At the same time, talagang yung sinasabi mong gangsterism na talagang gagawa at gagawa sila ng paraan kung saan is sisirain ka nila. Mm-hmm. Sisirain nila yung diskarte mo. Sisirain nila yung kung ano yung nalalaman mo. Sisirain nila kung ano yung pagkakilala sa'yo. Mm-hmm. So, all in all, parang same as bullying na rin eh. Pero, mm-hmm. Hindi ko alam kung ano mas matimbang, gangsterism o bullying. Mm-hmm. Pero yun, sir, ang effect na nakikita ko ngayon sa ginagawa ko personally. Kasi nakikita ko rin yung atake nila, hindi na rin pang client lang eh. Ikaw personally, atakihin ka na nila eh. So, okay. Ganun ba? So, ang ibig mong sabihin ng gangsterism ay lahat sila, pag sinabi natin gangster, meron bang lawful at saka unlawful gangster? Yun muna ang kailangan natin para sa mga nakikinig. Pag sinabi hong gangster, papasok ka agad sa utak natin na itong mga taong to ay gumagawa ng unlawful. Okay? So, ibig sabihin, meron tayong mga government officials sa loob ng BIR na mga salbahe. Ayan, mga gangster. So, ang leader nila, mahirap lang magsalita. Tawanan na lang natin. Talagang may gangster. At kaya ko ini-interview ngayon si Miss Mao, ang sika taxpayer Mao, because recently, nakaranas siya ng gangsterism. Ako po ay nakaranas ng gangsterism, hindi lang ho sa BIR. Okay? Itinulak pa nga ako ng isang revenue officer nung araw eh. Siguro sa galit niya sa akin, nag-iisa lang ako, marami sila, tinulak ako. As if ako ay pa, yun yung experience ko eh. Sa national office ko ito naranasan, BIR National, tinulak ako sir, palabas. Hindi ko alam bakit niya ako kailangan itulak. Nag-uusap lang naman kami tungkol sa batas. So, tinulak niya ako. Parang, hindi ka namin kailangan dito. Umalis ka rito. Hindi niyo ako kailangan. Taxpayer ako. So, recently, kaya ako ini-interview si taxpayer Mao. Ginagamit na naman po yung napakapangit na aksyon ng BIR. Yung gangsterism. Ngayon, ang gangsterism po is may grupo, may authorized na kakausapin ka. Hindi naman kasi lahat ng BIR official ay authorized in specific term o moment. Meron lang, pag nag-audit ang BIR, dalawa lang yung authorized dyan. Hindi naman sumasama yung revenue district officer pag nag-audit eh. Dalawang tao lang, isang revenue officer at saka isang group supervisor. Ngayon, pag dumami, naging tatlo, naging apat, naging lima, naging sampu, yung pumunta sa taxpayer's office, yung walo, wala naman yung pangalan nila doon sa letter of authority. Yung dalawa lang. Pero yung dalawa, nagsama ng walo. Gangsterism po yan. In excess of two, naging three na, gangsterism na po yan. Okay? Ang pangga-gangster nila, ang ibig lang po sabihin,
ipinararating lang ho nila sa mga taxpayer, hindi nyo kami kaya, madami kami. Ganun, ganun ho yun eh. Marami kami. Ah, magtutulungan kami para ipabaksa ka. Yun ho yung ibig sabihin eh. So, nangyari ba sa'yo yun na a taxpayer, Mao? Maraming beses na, sir. Isang experience ko, sir, yung may NOD or NIC kami sa isang client. Mm-hmm. Then pag upo ko, mm-hmm. Tatlo silang umupo kasama mm-hmm. yung isang pinakamataas nila. Mm-hmm. Then pag upo ko, instead na magpakilala, ang ginawa po mm-hmm. sa akin ay interrogation something yung naganap. Mm-hmm. Kasi talagang below the belt yung mga questions sa akin. Wow. So, ayun, syempre, kahit medyo below the belt pa rin yung ano nila. So, ikaw, papakita mo rin sa kanila na hindi ka na nasisinda. So, andudun ako sa teritoryo nila that time. Mm-hmm. So, yung mga tanong sa akin is talaga namang nakakainis. Pero, syempre, as a professional na tao, hindi mo papatulan yung mga ano nila, tirada nila. Mm. So, ang sabi ko lang sa kanila, pumunta ako rito, mm-hmm. hindi para i-interrogate nyo. Mm-hmm. Doon sa personal kong, personal kasi yung atake nila sa akin. Okay. So, hindi ako pumunta para doon. Sabi, mm-hmm. pumunta ako para dito sa ganito, ganito, ganito. Mm-hmm. So, from there, nag-mellow yung ano, yung higher official na yon. Mm-hmm. Tapos, ang ginawa niya, since may nakita siyang violation, hindi naman siguro violation dahil authorized representative lang daw ako. So, mm-hmm. hindi ako empleyado. So, sumunog naman ako nung sinabi niya na ang kakausapin lang is yung employee, mm-hmm. pinalabas ako. So, okay. Ako naman, as a, siyempre naman, sibilisado tayong tao. Hindi ako nagpumilit, hindi ako nakipag-away. Okay, mm-hmm. sabi ko, kung yun yung, anyway, mahaba po tong kwento na to, i-shortcut ko na lang. Okay. In short, sumama siya, hinatid niya ako palabas. Mm-hmm. So, wala namang problema sa akin kasi that time is, meron, out of that scenario, meron, bago naman ako lumabas, may mga importanteng ano rin akong nagawa bago ako lumabas. So, oh. Another, pero yun lang yung masasabi ko. Every time na ang kausap mo lamang dapat is yung ganito, dalawang tao, sabi nga ni sir, nagdadagdag sila. Another experience is yung ito lang, bago lang. Mm-hmm. Instead na magsama lang ng dalawa, mm-hmm. yung dalawa lang dapat na kailangan sa mm-hmm. taxpayer, mm-hmm. nagsama po sila ng lima. Lima silang pumunta doon sa ano ng taxpayer, sa lugar ng taxpayer. Mm-hmm. At ang naano pa po namin, medyo mag-ingat kayo sa ganito, meron silang kasama mm-hmm. Doon sa malayong banda. Mm-hmm. Yung kasama nilang yun, nagtitake ng video at saka nagtitake ng pictures. Mm-hmm. So kung hindi ba naman, mm-hmm. hindi ba naman ewan tong mga taong to, is talagang nangyari sa amin that time is kuyog. Kuyog. Kinuyog talaga. O, kinuyog talaga. So, buti na lang, may kasama ako that time. At yung kasama ko is, tawag nito, isa siyang tax agent. Mm. So, yun yung naging scenario doon sa aming pag-uusap. And eventually, parang gumamit pa sila ng barangay. Mm-hmm. At ang latest namin na ano sa barangay, nalaman sa barangay, is nagpapirma sila sa barangay ng blankong papel. Grabe. Kasalbahihan talaga, ano? Yes, sir. Na kahapon lang namin na ano yung barangay. Kasi ganito rin po yung nangyayari. In-educate din kasi namin yung barangay. Mm-hmm. Kasi ayaw din naman namin, it's very unfair din nga naman, na may ipit yung barangay between doon sa taxpayer at the same time sa mga taong ito. So, yun, nalaman namin, blanco yung pinareceive. Attendance lang daw yun, sir. Pero, blanco. Ano yung blanco. Blanco. So, pwede nilang lagyan na kahit na ano ron.
Yun nga, sir, experience ko rin yan, yung blankong Eh bakit pinirahan sila na bakit doon. sila hihingi ng bakit sila hihingi ng attendance sa barangay, 'di ba? Kayo yung kausap, kayo yung mayroong letter of authority. So, so lumalabas, ito nga, susunod nating pag-aaralan yung tinatawag na e-games. E, hindi electronic games na ginagamit sa pang pang ano, sa mga pang susugal, sa gambling, hindi. Ang ibig sabihin ng e-games is estoppel games. O estoppel game, sa lang game yun eh. I-lecture ko yan later on para magkaroon kayo ng idea paano ginagamit ang estoppel game. Ngayon, ang pinag-uusapan natin dito, ang ini-establish ko kasi para maintindihan ng mga nakikinig natin, Mau, is paano ginagawa yung gangsterism sa BIR. Hindi ko sinasabi o hindi namin sinasabi ni ka-taxpayer, Mau, na mga na ang BIR mismo as an organization ay isa hong ay involved sa gangsterism. Hindi, hindi gagawin ng BIR as an organization or government agency na ma-involved sa gangsterism. Hindi, hindi ko gagawa ng unlawful yan. Ang gumagawa ng mga unlawful po, itong mga agents ng BIR, yan, yung mga revenue officer, may matataas na posisyon, may mababang posisyon ang gumagawa. So, na-establish ho ng ating ka-taxpayer Mau dito, ito ho yung pasimula, Mau, meron lang ako sasabihin, ito ho yung pasimula, kung gusto ho ninyong mag-usap po tayo, interviewin ko ho kayo tungkol ho sa mga experiences nyo sa BIR, para ho may matutunan ho yung iba, eh, ini-encourage ko ho kayo na pumunta ho kayo dito sa aking ka-taxpayer, hindi ka-taxpayer, tax specialista community sa Discord. Dito ho tayo mag-usap. Ganito ho ang gagawin natin. So, na-establish natin sa pakikipag-usap at sa pag-interview ho natin kay Mau, na meron talagang nangyayaring gangsterism sa BIR. At pag na-establish nyo ho itong mga pinag-uusapan namin, na-establish na namin paano magkaroon ng gangster, alamin nyo na, ha? Maging aware kayo, uy, ginagangster na ako ng mga BIR officials. Ang susunod dapat ninyong gagawin, what is the next step? Ha? Ano yung next step na gagawin mo? Ano yung mga precautionary measures na gagawin mo? Itanong natin kay Mau, ano yung mga precautionary measure para hindi ka naman mabuli, malagay sa alanganin, at saka magangster uli. Mau, ano ginawa mo? Paano mo hinahawakan muna yung gangster? Ayan, gangster. Sir, magdagdag pa ako. Oh, dagdag tayo. Yung meron din isang experience na lumaban yung taxpayer. Ang ginawa po nila, ang tignan mo rin po ha, sa halip na tulungan nila yung... Kumbaga, parang nakakadiskurahe. Sa halip na, ang objective nila is alamin yung mali ng taxpayer at the same time, turuan yung taxpayer kung paano maka-overcome nitong mga pagkakamali nila. Ang ginawa nila is ganito. Nung nalaman nila na tayo na yung kasama ng taxpayer, ang ginawa nila is tawag nito? Inano nila, pinasyalan nila yung mga stores ng taxpayer at the same time nagpanggap na buyer. Oh. Bumili ng mga mumurahing items at nagtanong ng kung ano-ano sa mga empleyado. Then, bumalik, meron ng dalang, para silang ano eh, para silang yung nanguhuli na bumalik may dala ng panikit. Ganon yung... Imagine mo kung nag-mystery nag-mystery buyer. No, sir, 100 ang galing nila, 100 branches din. Parang siningle out nila itong taxpayer na to. Talagang kahit malayong branch, pinuntahan nung office nila doon sa area na yon para lang magganyan yung sikretong bibili. Oo. Tapos, syempre, pag i-inisyuhan ng ano yan, may violation yung ano. So, naghahanap sila ng butas kung paano maparalyze nila yung taxpayer. Since yung taxpayer na to is, alam nila na nagko-consulta na sa atin. Mm. So, ganun po yung experience na
ang tawag nito, nakakainis siya kasi 'di ba? Paano na lang kung hindi marunong yung taxpayer? Anong mangyayari? Matatakot? Magsasara na lang. So paano yung mga libo-libong empleyado na mawawalan ng trabaho? Hindi nila iniisip yun. Kaya yun lang, sir, isa pang mass experience na parang ngayon ko lang na-experience na ginawa nila. Out of ilan, napakarami nun. Talagang inikutan nila. Talagang... yung isang daang branches, dahil hindi sila makapag-gawa ng katarantaduhan, siguro, ito, naghuhula lang ako, ano? Siguro itong taxpayer na to ay for the past 20 years, naglalagay siguro sa kanila. So ngayon, natatakot itong mga BIR officials na to na this year, wala nang lagay because natuto na yung taxpayer na meron pala siyang karapatan. Yun nga yun eh. I-discuss ko lang later on ano ba pagkakaiba ng right at saka obligation. Makinig kayo sa experience ni ka-taxpayer Mau. Ha? Gagawin lahat ng lahat kunyari legal pero ang objective is illegal. Ganyan ho sila eh, sir eh. Kunyari legal yung ginagawa pero ang objective niyan illegal. At the end of the day, gusto nilang magkaroon ng personal gain. Yan ang ganyan lang strategy, di ba? Di ba na naranasan mo na ba yan ka-taxpayer Mao? Maraming beses na, sir. So ngayon, balik ako dun sa ano, kasi maraming nanonood sa atin ngayon at nakikinig, is, paano mo i-handle ang gangsterism during the gangsterism moment? Yan. Okay, sir. So, yung lagi mong sinasabi, sir, na wag tatapakan yung rights nila. So, dahil wala naman kaming tinatapakan rights, yung kung ano naman yung rights natin or rights ng taxpayer, yun naman, dun naman tayo gagalaw. Eh, okay, napakaganda. So, as long as yun yung sinusundan mo, wala kang dapat ikabahala. Kasi wala tayong ginagawang unlawful. Yun po, sir. So, sa detalye, sir. Sige, sa detalye, sa detalye. Kung training na sila. Kasi yung detalye nun is, hindi siya basta-basta. Ang sinasabi kasi ni Mao, gusto ko lang, ito yung gusto niyang ipahiwati at ipaalam sa inyong lahat. Kung gagawan ka ng unlawful, hindi sagot na gumawa ka rin ng unlawful. Yun yung sinasabi ni Mao. Kung ginagawan ka ng unlawful, gumawa ka ng lawful. Ayan. Sa mga magulang natin, ang sinasabi nila, kung ginawan ka ng kasamaan, huwag kang gumante ng kasamaan. Ha? Pag binato ka ng bato, batuhin mo raw ng tinapay na nasa garapon. May kalaman pa. Ibig sabihin, pag ginawan ka ng kasamaan, gawan mo ng kabutihan. So, ginagawan tayo ng kasamaan ng mga BIR officials. Huwag natin gawa ng kasamaan din. Kasi yun ang objective nila eh. Gumawa ka ng kasamaan para meron silang panlaban sa'yo. Huwag natin niyang ituro sa ating mga kapwa Pilipino. Kung gumawa sila ng kasamaan, lalo na ng gangsterism, huwag gumawa ka ng legal. So, ang unang ginawa ni Mao is gumawa siya ng legal na pamamaraan. Number one, ito yung tip niya. Huwag na huwag niyong tapakan ang karapatan ng mga BIR officials. Do not do that. Number two, exercise. Lagi ko sinasabi, pinakikita ko yung muscle kung wala naman laman. Exercise your rights. Yun yung sinasabi ni Mao. So, yun yung ginawa niyang dalawang bagay during gangsterism. Andiyan silang lahat. Ayan. So, susunod kong tanong sa'yo, Mao. Ito na siguro yung pangatlo sa huli o pangalawa sa huling tanong. After umalis na sila, umalis na, ha? Wala silang napala, ang galing mo eh. Wala silang napala. Anong susunod na step nung wala na sila? Anong dapat mong gawin? Sir, so,
Yun, sir, ang ginawa natin, sabi nga natin, galing natin sa due process. So, syempre, nag-establish tayo ng mga evidences na ano yung violation na ginawa nila at ano naman yung karampatang dapat nating gawin dahil may violation silang ginawa. Mm-hmm. So, doon naman tayo nag-start. Mm-hmm. So, at the same time, since narattle yung taxpayer, pinaliwanag namin sa taxpayer. Yun yung kagandahan ng marunong ka rin magpaliwanag eh. Kasi na-educate mo sila at the same time, nalalaman nila na, ah, pwede pala yun. Okay. Opo, pwede yun. Mm-hmm. So, dalawa na ngayon yung atake mo dahil nataranta na, pinaliwanag mo sa kanila. Then, kasi pag medyo taranta yan, parang magugulo yung operation eh. Okay. So, that time, sabi nung may-ari, sabi niya, dapat ganito yung gagawin namin kahapon, nawala kami lahat sa sirkulasyon dahil nga doon sa nangyari. So, yun, napacify naman namin yung emotions nila na parang roller coaster that time dahil hindi nga nila sukat akalain na ganun yung gagawin sa kanila. Then, at the same time, yun nga, nag-establish kami ng mga evidences na ito yung ginawa sa amin. Ang ganda-ganda ng binibigay sa ating mga informasyon ni ka-taxpayer, Mau. Hindi ka titigil pag tumigil na yung gangsterism. Yun yung sinasabi ni Mau. Okay? Meron kang gagawing step para maproteksyonan mo yung sarili mo bilang nakasalamuha ng mga gangsters. O proteksyonan mo rin yung iyong kliyente. Yun yung sinasabi niya. So, meron kang obligation dun sa kliyente mo na explain mo kung ano yung nangyari. Tama ba ako, Mau? Yes, sir. Okay. So, in-explain niya in a layman's term. Yan ang kagandahan kay Mau kasi social worker to. Napakagaling mag-explain ito. Kaya gustong-gusto ko itong si Mau eh. Na ibababa niya sa mababang explanation yung napaka-complex na taxation. So, pangalawa, na-explain niya na. So, na-pacify ngayon yung taxpayer. Imagine ninyo, yung taxpayer na na-pacify mo, walang kapalit na pera yun eh. Diba? Priceless yun. Binigyan mo siya ng peace of mind. Yun yung ginawa ni Mau. Pangalawang ginawa ni Mau is gumawa siya ng report. Ah? Kasi gangsterism is unlawful act. And part siya ng unlawful act kung hindi niya isusumbong sa mga BIR officials na mas mataas dun. Gangster, sir eh. Gangster eh. So, ang ginawa ni Mau, gumawa siya ng report. Ito nga lagi kong sinasabi sa inyo eh. Ah, kada meeting nyo sa BIR, mababa man yan ka-meeting nyo, mataas man yan, o pinakamataas sa BIR, gagawa ka ng incident report. Ilagay mo rin kung anong nangyari. Ha? Kung daily kayo mag-nag-uusap sa isang araw, limang BIR officials yung kausap mo, edi may limang incident report na gagawin. Kasi iba-iba yung taong kausap mo eh. Ano gagawin ko sa incident report? Ipareceive mo sa kanila. Pareceive mo sa mas mataas at ipareceive mo rin doon sa mga taong kausap mo. Para naman, pwede nilang i-refute yung nakasulat doon kung mali o tama. So, pag ni-repute nila yun, at least meron kang ebidensya na totoo yung sinasabi mo. Hindi lang sila sang-ayon. At huwag ka magagalit kung hindi sila sang-ayon. Natural lang na may disagreement eh. We must leave this world. We have to agree that there is always a disagreement. At huwag ka magalit kung kami dalawa ni Mau, minsan nagkakaroon kami ng disagreement. Pero hindi kami kailangan mag-away. Diba, Mau? Yes, sir. Oh. So, ang ganda nung tinuturo sa atin ni Mau. Number one, ulitin ko, kausapin nyo yung involved na client. Number two, gumawa ka ng incident report at ipareceive para maproteksyonan mo yung may-ari ng business at yung sarili mo. Eh ano naman ang ginawa ninyong kayong mga directly involved doon sa gangsterism ng BIR? Kami, sir? Oh, kayo. Kayo, ilang ba kung ilang kayo ron? Siyempre na may mga kasama ka. Anong ginawa ninyo sa isa't isa? So, after na magkaroon ng gangsterism. So, since alam namin na meron silang
sa amin na on our part, meron silang hidden agenda, masasabihin ko. Oh, pwede naman yun. Wala naman tayo. Hindi naman natin binabanggit ang pangalan nila. Diba? May hidden agenda sila. Okay. Doon sa amin, directly. Mm-hmm. Sa amin na nakaharap. Mm-hmm. So, gumawa na rin kami ng, ang tawag nito, action na poprotektahan din yung mga sari-sarili namin. Oh, yun. Kasi dapat, tama yung awareness mo, yung skills mo, yung kaalaman mo, and everything. Dapat magkakasama yan eh. So, since alam mo na ganun yung, ano eh, may ano kayo eh, direct contact kayo sa isa't isa eh. Nagkita kayo, nagkausap kayo. Mm-hmm. So eventually, alam mo may gagawin silang atake rin sa'yo personally. Okay. Dahil direkta mo silang nakasalamuha. Mm-hmm. So, from that, gumawa na rin kami ng another wall para hindi sila makapenetrate doon sa gusto nilang mangyari. Teka lang, Mau. Pag sinabi kasing ni Mau na wall, defense, okay? Defense. Okay, sige. Naglagay na ako ng, ano ko, shield ko, sir. Naglagay na ako ng shield. Face mask. Oo. Kung ano man yung atake na papasok, nakahanda na ako. Okay. So, yun yung ito kong sabihin. Pre-protectionan ko na rin yung sarili ko. Para, yun po yung ano. So, ngayon, Mau, ito na lang yung last question ko sa iyo. Ano ang mapapayo mo sa mga taong makakapanood nito, makakakinig, para hindi sila mataranta during, after BIR gangsterism? During, okay. Sir, kung nasa sitwasyon na sila na andyan na yung mga, kasi karamihan talaga hindi sila totally, hindi nila alam yung process natin. Parang pagdating sa taxation, nakaalaman, hindi talaga nila alam. Mm-hmm. Kaya nga sila lumalapit eh. Okay. So, kung ikaw yung taxpayer mo rin pag-usapan natin. Kung ikaw yung taxpayer, napaka-importante na alam mo dapat yung ginagawa mo. Mm-hmm. So, huwag kang matataranta. Mm-hmm. So, alam mo yung karapatan mo eh bilang isang private individual. So doon ka mag-start. Mm-hmm. Kasi pag hindi mo talaga alam yung karapatan mo bilang isang private individual, papapasukin mo sila. Mm-hmm. At once na nakapasok na sila, liligaligin ka na nila eh. Okay. So yun. Mm-hmm. So napaka-importante na magkaroon ng tamang edukasyon pagdating sa taxation. So yung edukasyon, yung pagdating sa karapatan mo, yun nga bilang isang may sariling negosyo. Mm-hmm. So para pag nandyan sila, alam mo rin yung gagawin mo. Okay. Yung mag-establish ng proper documents or evidences, napakahalaga nun. Halimbawa, may BIR official na lumapit, o kung sino man yan, taga Dole man yan, taga SSS man yan, ano yung proper documentation na una mong hahanapin once na nakipag-usap sila sa'yo? Okay. So, kasi mahalaga, bago sila makipag-usap sa'yo, establish mo muna kung sino sila. Kung may dapat nga ba kayong pag-usapan o wala. Okay. Okay. Pangalawa, syempre, mahalaga din, lagi kayong may witness. Hindi pwedeng mag-isa kayong makikipag-usap. Napakaganda ng sinabi mo. Okay. Yan po yung kagandahan ng may witness na kasama lagi. So, hindi kasi pag may witness kayo, hindi nila kayo kayang, hindi nila magagawa yung gusto nila basta-basta. Mm-hmm. Kasi may witness kayo eh. Mm-hmm. Pangalawa, syempre, dapat laging, yun, ngayon ko na-realize yung kagandahan ng may CCTV. Mm-hmm. May CCTV, may equip ng audio and everything, yung inyong opisina. Kasi, hindi magsisinungaling yung ebidensyang yun. Sinungaling tayong dalawa, yung CCTV hindi magsinungaling yun. Mm-hmm. Once na kinuha sa ebidensya. Ang ganda. Sa mga specialista naman na gustong in the future is maging kagaya ko, yung practice ng ganitong profession, napakahalaga yung unang-una, yung establish mo yung kaalaman mo. So, yung behavior mo, mahalaga yan. Mm-hmm. So, kasi yung
yung professionalism, ethics, lahat papasok dyan eh. Mm-hmm. So, pangatlo, so, hindi lang tayo nakatingin doon sa magkakaroon tayo ng pera. Okay. At the same time, nakakapag-establish tayo ng magandang relationship sa mga taxpayer na hindi marunong, na i-educate. Kasi ang sa akin, very fulfilling yung ano eh. Mm. Nagsasabi sa'yo yung taxpayer na natuto sila. At the same time, natuto sila, nagkaroon sila ng peace of mind. So, ano yun. So, may mga kliyente rin kasi akong nakahandle na mga nasa malalayong probinsya. Yung first time nilang naka-experience ng ito yung kaso ha, medyo ano siya. Isang may bahay na may double team, kinasuhan ng criminal case na wala siyang alam-alam doon sa proseso. Mm-hmm. Kinasuhan siya. So, imagine niyo isa kang probinsyano na alam mo lang is simpleng pamumuhay lang tapos makakaranas ka ng mga ganong pang harassment. Inakyat na kung saan-saan mataas na ano. So, imagine mo kung walang nag-guide sa'yo at walang nagpapaliwanag sa'yo. Walang nag-e-educate sa'yo. Imagine niyo po yung feeling. Diyos ko. Kasama na counseling at kasama na kung papaano. Lahat na. So, yun yung napaka masayang part doon sa pagpa-practice ko ng nitong pagiging tax specialista. So, yung education po is napaka-importante. Hindi lang siya one-time education. Continuous po ang pag-aaral. Mm-hmm. So, with that, nagpapasalamat ako sa oras na ibinigay mo dito sa ating itanong muna kay Maestro. Okay? Sana kung kayo po ay mayroong eksperyensya na gusto nyong i-share, katulad ho ng ginawa ni ka-taxpayer Mau, paki-contact nyo lang po ako. Lahat ho ng topic sa BIR, pwede ho nating pag-usapan. Okay? I-share ho natin to sa mas maraming tao para ho marami rin ho yung makinabang. Okay? Iisa lang hong bansa tayo, magtulong-tulungan ho tayo. Ang nangyayari ho, totoo lang, huwag naman magagalit yung mga taga-gobyerno. Ang nagiging balakid sa pagunlad ng Pilipinas, yung mga taga-gobyerno. Too much discretion, too much regulation kill the growth of every Filipino. Sana magising na ho kayo. Hindi ho namin kayo kaaway. Wala ho kaming kaaway. Bakit nyo kami inaaway? Bakit nyo kami pinababayaan? Hindi na namin kayo kailangan, sir eh. Pabayaan nyo lang kaming kumita sa tamang paraan at magkaroon ho kami ng hanap buhay sa tamang paraan. With that, mga ka-taxpayer, nagpapasalamat ako kay Mau. Mau, salamat sa iyo. Thank you din po. Nag-i-invite ho ako kung meron ho kayong pagkakataon. Naghahanap po ako ng interns. Ako ho, sa totoo lang, pag may kumatok sa sasakyan ko, wala akong ginawa kundi maglimos eh. Siguro ginagawa ko to, sabi nga ng anak kong panganay, si Emelson, ginagawa mo yan, dad, because meron kang guilt. Siguro totoo yun. Kasi pag hindi ko binigyan yung tao na naglilimos sa akin, masakit ang kaloobang ko eh. Nasasaktan ako eh. So para mawala yung sakit ng kaloobang ko, naglilimos ako. Which is, alam ko naman na walang pararatingan yung paglilimos ko eh. Kaya lang, gumagana ang pakiramdam ko pag naglilimos ako eh. So, selfish ako. Sa paglilimos, selfish ako. Dahil ang nakikinabang sa paglilimos ko, ako, personally. Pero ayoko maging ganun eh. Kaya nagtatago ako ng internship. Makikita ho niyo sa Facebook ko. Papakita ko lang ho yung Facebook dito. May Facebook ko ako rito at saka meron ho akong YouTube, iniimbitahan ko ho kayo na maging intern ko. Magsisimula na ako ng training. Okay? Napakadaming hong program na pwede ho nating pag-usapan. Ito ho yung isang aking, ito, makikita ho nyo rito. Ito ho yung aking Facebook account. Pwede nyo akong puntahan ho dyan. Yan ho. Meron ho rin akong fan page. Pwede nyo rin hong puntahan ito po. Ayan. Yan ho yung fan page ko. Okay? So, with that, mga ka-taxpayer kong mahal,
peace and happiness be with you for life. I love you. Thank you, Mao. See you later. Thank you sa lahat po. Mm-hmm.